Hello guys, welcome back po ulit sa aking YouTube channel. For today's video guys, i-share ko sa inyo yung aking ginawang ice candy. So yung flavor nito ay avocado graham. So i-share ko sa inyo yung aking recipe kung paano ko ginawa yung aking ice candy. So una guys, ay ibibigay ko sa inyo yung mga ingredients, kung ano yung aking mga inilahok. So yung aking ginamit guys ay itong Angel. So ito'y malaki, yung 410 ml. Ngayon lang ako nakagamit nito kasi kalimitan yung ginagamit ko is yung nasa 370 ml lang. So first time kong gumamit nitong 410 ml. So ito'y Angel Evaporada. So 30 pesos yung aking puhunan dito. Tapos itong Alaska, so ganito kalaki yung Alaska. So yung Alaska ay 300 ml. Ang kalimitang ginagamit ko is cowbell. So yung ginamit ko dun sa aking avocado na flavor is cowbell. So yung cowbell is 38 pesos kasi mahal ang Alaska. So ito ay nasa 49 pesos yung puhunan. So ito lang yung napakita ko sa inyo, pero ganito siya kalaki yung cowbell na aking ginamit. Tapos sa asukal naman is ganito siya. So ito ay 16 pesos yung benta ko. So sa tindahan na lang ako nakuha ng mga ginagamit kong pang ingredient sa aking ice candy. So ito guys ay nilalahat ko 1/4 lang, pero tinitikman ko siya is kulang ng lasa, kaya nag-a-add pa ako ng 1/4, pero hanggang dito lang yung nagagamit ko. Kalahati lang nito yung nagagamit ko. So bali ang nagagamit kong asukal is 1/4, tapos kalahati ng 1/4. Kaganyan sa plastic yung aking ginagamit. Tapos yung avocado is 2 avocado. Tapos yung plastic niya is 1 1/2 yung ginagamit kong plastic sa paggawa ko ng ice candy. So yan, tapos guys, gumamit din ako ng graham crackers. Tapos yung avocado na 2. Itong ibap, tapos itong milk, at itong sugar, is ginawa ko is biniblend ko siya, blender. Pinagsama-sama ko para yung avocado is matunaw siya ng maigi at madali siyang balutin. So biniblend ko siya para yung mga, yung gatas ay talagang mamix siya ng mix ng ayos. Kaya ang ginawa ko is blender, biniblender ko siya. Tapos nung matapos ko nang ma-blend yung mga ingredients, so inilagay ko siya sa isang lagayan, yung sa kaserola lang. So yung tubig nun guys is dinagdagan ko. So ganito guys yung ginamit ko. Ayan. So kung may ganito kayo, so 4 na puno nito yung aking ginamit na tubig sa paggawa ng ice candy. So laging ganito, 4 na ganito yung aking ginagamit. So isa sa isang kaserola lang, tapos 4 na water kung may ganito kayong lagayan. Tapos nung okay na guys, nalagay ko na sa isang lagayan. So may natira akong avocado. So bali 4 na slice yon, kasi 2 pinagbi ako sa gitna. So may hindi ako biniblend na isa. So yung isa is inano ko lang, pinaghati-hati ko lang ng maliliit. Tapos inilagay ko siya dun sa tubig. Tapos yung graham crackers, ganun din. May isa akong crackers at dinurog ko siya dun sa tubig para mayroon siyang maliliit na may crush siyang nakalagay na graham dun sa mismong tinimpla ko na ice candy. Tapos dun sa plastic naman, dun sa 1 1/2 na plastic, is naglagay ako ng maliliit na graham crackers. So pinutol-putol ko yung graham crackers para kapag ginawa ko yung ice candy, mayroon silang makikita dun sa ice candy ko na graham crackers. So ganun lang guys yung ginawa ko. Pagka-blend, ilalagay ko sa isang lagayan, tapos lalagyan ko ng tubig. So yun yung tubig na ginamit ko is 4 na pichel. Kung may ganun kayong pichel, so 4 na ganun yung takal ng tubig ko. Kung kulang pa yung lasa ninyo, is pwede nyo siyang dagdaga ng sugar. So sugar lang yung nilalagay ko pang dagdag sa lasa. So yung puhunan ko lang dito guys na nagawa is 150 yung puhunan ko. So nakagawa ako ng 94 pieces na ice candy. So nakalagay na yun sa rep. So yung tinubo ko dito is nasa 132 pesos yung aking tinubo sa aking ice candy. So ganun lang guys, basta kapagagawa ng ice candy is mabenta naman at gustong-gusto ng mga bata. Basta lalagyan nyo lang siya ng lasa kasi gusto ng mga bata is malasa. Lalo yung mango graham crackers is napaka mabenta nun sa akin kapag nagawa ako ng ganong flavor. So ganyan guys yung ginawa ko. Nilagay ko siya sa plastic. Hinati-hati ko lang yung graham crackers. So nilagay ko na sa plastic para mabilis lang. So ganyan, para mayroon silang nakikita ang crackers dun sa ginawa kong ice candy. So ito na guys. Tapos naglagay din ako dito sa natimplahan ko, nilagyan ko siya ng graham crackers din, tapos avocado din na ganyan lang, maliliit na gayat. Ayan, para mayroon din naman silang makakagat dun sa ice candy. So ganyan, ganyan din ang paggawa ko ng mango graham. Tapos yung lagayan ko guys, yun, ganyan lang siya kalaki. Ayan, ganyan kalaki yung aking lagayan. Kung may ganyan kayong lagayan, so punong-puno yan. So 4 na pichel na tubig.
Tapos yung Graham ko guys, hindi na siya kasama sa expenses ko kasi natira lang yon dun sa nakaraang ginawa ko na Mango Graham. So bayad na yon nung nakaraan kaya hindi ko na siya sinama dito sa expenses. Yun ay natira lamang. So ganyan guys, kalaki yung gawa kong ice candy. Halos half lang doon sa plastic na 1 1/2. So yung dulo niyan is ginugupit ko pa para hindi mahaba yung natirang hawakan diyan sa dulo. So ganyan siya kahaba. Ayan, halos sa lampas lang nakalahati doon sa plastic yung aking ginagawang ice candy. Hindi siya masyadong malaki kasi 3 pesos lang naman 'yan tapos masarap na. Ayan, so malaki rin naman yung tubo kasi naka 130 to akong tubo. So yan pa yung aking gagawin. So hindi ko pa siya natatapos lahat gawin diyan. Ayan. So naka 194 pieces ako na ginawa. Sa times 3, so mayroon tayong 132 na tubo kasi 150 yung puhunan. So yun guys, hanggang dito na lang po yung vlog ko. Kung nagustuhan nyo po, please like, subscribe to my YouTube channel and pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Thank you very much po. Bye-bye. Sana po ay makagawa na rin kayo ng maraming ice cream.